damage left behind by Typhoon Nika in northern Luzon provinces. Let's check in on the province of Isabela, where some areas remain flooded. We'll now be speaking with Isabela Governor Rodito Albano. Governor Albano, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Yes, good afternoon, Carnina. Good afternoon to all your viewers. Welcome to the program. Opo, welcome to the program, Governor. Kamusta na po ang Isabela? Mabuti naman. Alam mo naman yung bagyo sunod-sunod. Kaya lang ito yung tumama talaga na bagyo sa southern Isabela. Those other typhoons doon sa northern eh. Pero wala masyadong damage. At dito nagkaroon ng damage in terms of infra. Pero sa agri naman, dyan sa southern part ng Isabela, nakaani na yung mga tao. So minimal na lang yung damage namin. Kumbaga ang bad damage namin dito, yung mga warehouse na natanggalan ng bubong, na ano, pero hindi ganun kalakas. Governor, meron ho ba kayong mga areas dyan na kumbaga nagtataka kayo or nagulat kayo kung bakit ganun na lamang ang natamong pinsala dahil na siguro sa biglaang pagbaha, pagguho ng lupa, Governor? No. Actually, Carmina, yung pagbaha, no? We instituted mitigation measures already for the past 3 years. Nag-dredging na kami. Nag-dredging kami sa mga creeks, sa mga streams, yung mga nababarahan ng tubig. Kasi some of our lands there, dahil agricultural lands nga, natatabunan ng lupa. So people plant on those streams na natabunan. So hindi makalabas yung tubig. So ang ginawa ko, nung nakita ko yun sa ere, sabi ko, dapat buksan natin lahat ito at ibalik natin yung flow ng tubig sa ilog. So yun ang ginawa namin for the past 3 years. Yung buong EDF ko, ginagastos ko sa pag-dredging sa mga barangays, tapos iangat yung mga bridges para hindi magbara. So Governor, hindi ma-isolate ang mga barangays. Yeah, so Governor, if you had not done that in the past 3 years, what do you think would have been the situation now? Yes, bahang-baha kami ngayon kasi hindi nga makalabas yung tubig. Hindi na-enclose sa mga barangay. So tinitingnan ko, bakit ba nangyayari sa mga barangay niya? Kasi hindi makalabas yung tubig. So bakit hindi makalabas yung tubig? Hanapin natin, gusto natin palalabasin, di ba? That's the only solution there. So, ang ginawa namin, kasi extensive yung dredging program namin, nagawa namin na nabuksan lahat ng creeks and streams para dumiretso sa Cagayan River. So kulang pa yan. I'm asking the national government to support us kasi akala nila kasi sa dredging, kimikita yung parang mabilis lang yung trabaho, kikita ka na, pero hindi na rin nakikita yung impact. Yeah, Governor, may punto rin po kasi yung iba kasing mga, I mean, you know this, you're no stranger to this, but you know there have been other areas who really take to dredging because it's a money making activity. But you're saying the immediate effect of that, the effect of that at the very least is very immediate. But there has to be something else, right? Sort of an engineering intervention, if you will. Are you looking at those as well? And what can be done in your area specifically, Governor? Yes, you know the dredging is a very big part of it's an integral part of mitigating the overflow of water and also pag inaano mo yung debris, sinasalo mo yung debris na pumunta sa main river. Kasi hindi naman yung tubig karnima ang nagpapabaha dyan . Yung pagpuno ng debris sa main river. Pag punon-puno ng debris yung river, aapaw at aapaw yan kasi magiging silted yung river. At pag naging silted yung river, bumababaw. So ang lalim ng tubig, nagiging hindi na horizontal, kumakalat pa side. Paside yung flooding. So, ang importante kasi mangyari pag nagkakaroon ng dredging, kasi nagiging money making to. Kasi yung dinedredge nila, ibinabalik ulit nila sa
sa river banks lang, hindi nila nilalagay ng protection. Pero pag nilagay mo sa river banks yan, siyempre at babalik. Hindi mo inayos yung mga stream, babalik. Mm-mm. Pag bumalik yan, wala na. You're just throwing good money after bad. Diba? So, sa anong gagawin ninyo? So for in your case, for example, are you going to dredge and maybe build a dike? What's your intervention? You dredge, and we're talking to JICA. That's why I told the president na sana ilagay mo yung asawa ko sa Japan para makatulong sa mga JICA. Kasi sila ang expert sa water dyan. Lalo na yung emperor. Yan ang pinag-aralan niya, yung water, studied water, water management. So sabi ko, gawa tayo ng mga sabo dams. Lahat ng mga upstream water, i-dam natin like what they did in Europe, what they did in Japan, nagkaroon ng power sa paggawa ng dam, nagkaroon din ng irrigation. So two-pronged. Ngayon, bumisita yung JICA sa amin, last 2 weeks lang, wala nga ako eh. Sabi nila, maglalagay sila ng third component ng dam na mga gagawin nila sa tributaries of the Cagayan River. Yan yung flood mitigation. So magiging tatlo na yan. Tatlong multipurpose. Yung dam kasi magiging multipurpose. No? Nung una, dalawa lang. Power and irrigation. Ngayon, gagamitan nila ng flood control din. Kasi on one hand, you can say the destruction is there, no? But on the other hand, makikita mo rin, sayang din yung tubig. Yes. Tama ka doon. Ang dami. Diba? Pero sayang, there must be a better use for it. But Governor, let's turn our sights now on your constituents. Kamusta na po sila? Anong kailangan? Ilan po ang apektado, Governor? Marami apektado, kaya lang minimal. Kasi handang-handa na kami diyan. Kumbaga, Karina, sanay na kami diyan. Sa 10 bagyong papasok sa Pilipinas, siguro 11 tatama sa Isabela. Yung mga hindi namin naiimbita na bagyo, punta ng punta sa amin. Nakakainis na nga eh. hindi sabay-sabay yun. Hindi sabay-sabay sila pupunta eh. Kumbaga, kung nag-iimbita ako, sabi nga sa kanya, sabi nga sa bagyo, sana mag-isang ano na kayo. Isang bus na lang kayo pumunta doon para at least matapos na namin. Makapaghanda na kami, makapag-planning na kami. Eh, paano ka makakapagpanda? Pati yung damage report mo, kung may darating na naman ng isang bagyo, sayang naman pang mag-submit kami ng damage report tapos may darating na naman ng bagyo, iba na naman yung gagawin namin, damage report. Baka sabihin, pinatungan pa namin yan. Diba? But here's the thing, Governor. Yeah. You're complaining now, right? Through, you know, no fault of your own, obviously. But with climate change, these storms are going to be your uninvited guests more often, right? Exactly. And it's going they're going to be stronger. So you cannot just evacuate every single time. How are you making Isabela climate resilient and future-proof? Go ahead. Ayan, maganda. There's a geo-mapping na ginawa ni Secretary Loizaga. Geo-hazard mapping area. So, na-identify na nila where are these flood-prone areas, yung mga landslide-prone areas. Iminap na nila yung Sierra Madre. So, through that, gagawa kami ng master plan with the help of the Japanese then. The Japanese are very eager. Sila sa natin. And through that, baka it's a blessing also na makita ni natin yung potential ng pag-ipon ng water sa Northern Luzon. Kasi, di ba kanita, kung kailan natin kailangan yung water, wala. Pag kailan naman natin, hindi kailangan yung water, katulad ngayon, ang dami naman. So, di ba, hindi natin ma-plan mabuti. Kung ano talaga yung gagawin, what are we gonna do? Are we gonna build dams sa Tok-Tok? Tapos kailangan malalakas yung dams na yun. Kasi kung hindi ma-hold ng dams yung water, lalo makaka-flooding. Hindi ba? So ang ginagawa ngayon, yung mga dams kailangan protection din. Yung mga dams nga,
magkakaroon ng third third component about flood mitigation. Ibig sabihin, yung mga debris na manggagaling sa taas, kailangan din namin pigilin. But here's the thing, Governor, this is where nonpartisanship comes in, right? Kasi nakasalala ito. Political will. Correct. Hindi pwedeng nakasalala ito kung sino lamang ang nakaupo, sa kung sino ang nakaupo. Yes. So this master plan, how many years do you think? And what would make it really a master plan that each and every governor that will come after you will follow? Ang institutionalization of that plan, di ba? Kailangan ma-institutionalize natin yung plan na yan. Na kahit sino yung pumalit, nandyan na rin yun. Hindi nyo pwede baguhin. So, ang mangyayari dyan, siyempre, para maniwala yung government, kailangan, unang-una, paano yung ginawa sa Magat Dam ng panahon ni Marcos? USAID ang nag-fund yan, yung study. They funded it for 3 years. Tapos, yung, alam mo na, no, martial law, wala masyadong permits, di ba, na kinakailangan. Basta sinabi ni Marcos, gawin natin ito, gawin ang ginawa yan. So, Magat Dam was built in a span of 5 years. Kita mo na ngayon yung benefit ng Magat Dam. Kung wala yung Magat Dam na yan, siguro flooded kami ng gusto. At saka walang rice na wala kami may tatanim na irrigation. Wala kaming power, kulang ang power natin. Because Magat Dam produces mga 600 megawatts of power for the entire Philippines. Ah. At nag-irrigate ng land sa buong Southern Isabela, which in turn produces rice. 45% of goes to Metro Manila. Well, Governor, so, of course... Magat Dam pa kami, Of course, we're talking about only Isabela now, but there's so many more other governors all across the country, and they need to be able to focus on climate resilient infrastructure. Because basically, Governor, what you're saying here is you're talking about saving lives here. Kung hindi kayo mag-invest, kung hindi kayo gumawa ng mga paraan ngayon, I mean, we just heard from ADB, GDP, it's gonna get a substantial cut by year 27 precisely because of infrastructure kung hindi magawa ng mabuti, Governor. Yes, you're right, Cardina. I'm with you. Kaya kailangan natin yung master plan. And I think the President is in the right track na talagang una-una, gawa siya ng Water Resource Management Bureau. No? That's a prelude to the Department of Water. Sana madaliin natin yung pag-establish ng Department of Water para at least makuha natin si Babe Singson, ano? Para may satupad na rin yung plan towards water resource management. Yeah. Well, Governor, let me just clarify what I said there. What I meant was the Philippines could see its growth cut by 18%. That's a huge cut by year 2070 if climate change related issues are left unaddressed. And that's precisely what we're looking at right now in your province, in Isabela. Where do you think, when do you think you could turn things around and a sense of normalcy will be restored back in Isabela, Governor? No, I'm not aware of that 18% you're talking about, Cornina. What's that all about? Yeah. Can you elucidate me on that? ADB is urging the Philippines to build more climate change resilient infrastructure, precisely what we're talking about. Diba? Kasi otherwise, ang sinasabi nila, if that's not going to happen, the growth of the Philippines could see it being cut by 18% by year 2070 if these issues are not addressed. So we're basically, diba? So malaking trabaho po ito. Tama yun. Hindi, pero nag-uumpisa na sila Carmina, no? Yung mga Japanese, yung mga JICA, pumupunta na sa amin. Nag-aano na rin ng mga carbon credits, yung third component nga ng pag-build ng dam, yung sinasabi nilang flood mitigation. So when they're gonna build dams now in Northern Luzon, it will be three-pronged. One, irrigation with an irrigation component.
Second, power component. Third, flood mitigation. And also, this JICA people, they went to us, tinitingnan na rin nila kung ano yung mga nire-reforestate na kailangan i-reforestate dun sa Sierra Madre, Cordillera, and Caraballo Mountains. Mm-hmm. All right. We've run out of time. We'd like to thank you, Governor Rodito Albano, there for joining us. Maraming salamat po at ingat po kayo. At saka kanina, bigyan mo rin ako ng mga ideas ng gano'n. Kasi first time ko nakukuha sa inyo yung mga ideas na, na ganyan. I'm let's open. Okay, let's take it offline. Discussing that with you. Let's take it offline because we're live right now. Thanks again. That was Isabella Governor Rodito Albano there joining us on the line.